Hello, hello mga kaboxing capital! Ito na ang pinakaabangang bakbakan ng Monster at Hot and Spicy ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga boxing videos. Kung hindi mo pa nakikilala ang Monster ng Japan na si Naoya Inoue, ay ako na magpapakilala sa inyo. Si Naoya Monster Inoue ay ang kilabot ng Bantamweight Division ng panahong ito. Si Inoue ay isang knockout artist at siya lang naman ang tumalo sa mga malulupit na Pilipinong nagtangkang umagaw ng kanyang titulo. At isa nga sa mga ito ay ang isang boxing icon din na si Nonito the Filipino Flash Dunayan. Patumba ni Naoya Inoue si The Filipino Flash sa 11th round noong laban nila na ginanap noong November 2019 para sa World Boxing Super Series Trophy. Isa pang Pilipino ang pinatulog nitong Monster of Japan. Siya ay si Krishon Umayaw na napatumba ni Inoue sa 4th round ng laban nila noong October 2012. Isa pang Pilipinong pinigilan ni Inoue ay si Gerson Mancio na pinatumba rin niya sa ika-5th round ng bakbakan nila para makuha ang bakanting OPBF Light Flyweight title noong Disyembre 2013. At ang pang-apat naman na Pinoy ay si Warlito Parenas na pinatumbang muli ni Inoue sa ika-2nd round lamang ng bakbakan noong December 2015 para naman madepensahan ang titulo niyang WBO Junior Bantamweight title. Sa huling laban nga neto kamakailan lamang laban kay Jason Maloney ay napaka-impresibo ng panalo neto. Nakailang ulit bumagsak si Maloney at sa ika-7 round ay tinapos na ni Inoue ang bakbakan ng isang malupit na kanan. So mga kaboxing capital, kita nyo naman ang kalibre ni Inoue. Undefeated boxer sa kanyang divisyon na may supreme knockout power punches at matinding short, compact at devastating punch. Patuloy niyang pinaghaharian ang kanyang divisyon at sa makailang ulit na pagkakataon ay dinepensahan niya ang kanyang titulo laban sa iba't ibang challengers kabilang na ang ating mga kababayan. At kung di nyo alam, may magandang match sana laban kay Inoue at eto nga ay si Janriel Casimero. Kasado na sana ang laban noon kontra Inoue at Casimero. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla na lang umayaw si Inoue at mas pinili si Jason Maloney sa laban na ito. Bagay na ikinadismayan ng lahat ng boxing enthusiasts at mga fans na tila ba nabahagang buntot bigla ng Monster pagdating kay Casimero. Ipinahayag din ni Casimero ang matinding pagkadismaya neto na tinawag na ngang turtle si Inoue dahil sa pag-ayaw netong labanan siya at sa bagal nitong mag-set up ng laban para sa titulo neto. Ika nga ni Casimero ay 9 na buwan niyang inantay sa Amerika si Inoue at noong papalapit na ang laban, biglang umayaw matapos na matalo ni Casimero si Tete. Tila ba biglang napaisip ang hapon nung nakita niya ang punching power ni Casimero. Sa kabilang banda mga kaboxing capital, Hunyo ngayong taon ay lalabanan ni Inoue ng mandatory bout ang number 1 sa listahan ng IBF at isa nating kababayan na si Michael Dasmarinas. Ngayon ay ating kilalanin ang tatapos sa paghahari ng Monster of Japan. Di man kilala ng iilan, si Michael Dasmarinas ang number 1 contender laban sa hawak ni Inoue'ng titulo. Siya ang mandatory bout ni Inoue para sa titulo nitong IBF WBA Bantamweight title. Si Dasmarinas ay naging top contender sa division dahil sa mga panalo neto laban kay Karim Geri na pinatulog niya gamit ang monstrous one-punch knockout noong 2018. At ang impressive na panalo neto laban kay Kenny Demisilio via unanimous decision, pati na ang pagtapos si Dasmarinas kay Artid Bamrugea sa ika-5 round ng laban nila. 2 taon ng mandatory fighter si Dasmarinas laban sa titulo ni Naoya Inoue at ngayon lang ito magaganap. Nai-imagine kong ganoon na lang kagigil si Dasmarinas para maiganti ang mga Pilipino
laban sa Monster of Japan. Sa isang panayam kay Dasmariñas, pinangako nitong gagawin ang lahat ng makakaya para ipakilalang muli ang Pilipinas sa Bantamweight Division. Alam niyang sikat at malakas ang babanggain, pero ibibigay ang lahat para makamit ang tagumpay at naipaghiganti ang mga Pilipinong boksingero sa Monster ng Japan. Kaya mga kaboxing capital, abangan natin sa June 19, 2021 ang labang Inoue versus Dasmariñas. Alam kong kakapit ang sambayan ng Pilipino at aasang maiuwi ni Dasmariñas ang kampyonato. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell. Kita-kits mga kaboxing capital!